Hello. Kumusta? So, how about you have a report today? So, today is Friday, March 25. So, may job tayo. Ongoing repair today is bitu card. So, let's see what is in the box. What is in the plastic? The plastic kasi yung box niya. So, kung number 16 to sa ating repair. Ayan. 16. So, from Valenzuela City. So, ito ay pumunta sila dito sa atin. Nag-drop by sila para sa repair ng video card. So, pangalan ng ating to sa from ire-repair natin ay dalawang 2060 6G both no display pan spinning. Okay. Let's start. Nakabalot ulit sa mga tape. Minsan, mahirap ang galing yung mga tape kaya nasisira na yung lalagyan. Okay. Two pieces video card. Okay. Ano piraso? Galax na naman. So, mga galax na bad mood. So, galax na hindi nare-repair. So, marami na akong galax na na-receive. Yung mga galax na ganitong dual pan, lagi na lang hindi ko siya nare-repair. So, laging GPU yung sira, pinagalaw na ng ibang technician. Okay, palaging ganun. Yung mga galax, ang dami dumating sa akin ito. May isa, wala pa akong na-repair na gantong modelo. So, may series to yung may model. Yung mga black naman to. Tapos may white nito, dual pan. So, kalimitang nare-repair ko na galax is yung single pan. Yung single pan. Saka yung malalaki. So, yung ganitong style. 1050 Ti lang yata. Hindi pala ito 1050 Ti. Kamukha ng 1050 Ti siya. So, 1050 din pala siya. Kaya lang, 6 GB. So, yung mga kamukha siya ng 1050 Ti lang. So, wala tayong schematic ng ganitong board. Start muna natin yung isa. Balik natin ito. Okay, let's continue. May repair. Ano, may nakasulat? Oh, meron niya. May love letter pala sa akin siya. So, yan. I need to read the love letter. Okay, let's read from above. From above. Okay. So, may love letter siya sa akin. Basahin natin. 2 times Galax GTX 1060 6G, same no display, umiikot ang pan. Yan, si Sora Farm, Valenzuela City. Bago nag no display, habang naglalaro, biglang nag black screen, tapos no display. So yun ang ating love letter. Dinner information ng Stock Corporation. Okay. Pawn shop, units. Okay, let's start. First step, basic. So, let's check that this is diode mode, resistance mode, to check what is the problem. Okay, let's check first diode mode to test the GPU first. Okay, let's check that 12 volts. Okay, diode mode, 12 volts. Not shorted. And 3 volts not shorted. If you can see that on the tester. So let's check the external power supply. Not shorted, of course. Not shorted. Okay, let's test it. Sa lang natin sa machine.
So ito yung after repair natin sa next tire. Tapos na to, gumagana na. Okay, this is the done job. It's finished. It's finished. Okay, salpak na natin para makita. Plug the 6-pin power external power connector and plug the oh, this is using Okay. Let's start the power. Power on. Oh, it's funny spinning, but no display. No red light. No sign indicator on keyboard. No sign on indicator. Okay. So we need to check. But we need to check the memory supply of the back of the board. Okay. Voltage. Check by voltage. No IO. So meron tayong supply ba sa memory? Okay, may supply tayo sa VRAM. So, yun, umilaw na yung keyboard. So, ngayon lang siya umilaw. Yan. So, we need to restart or turn off the PC. Then use the need to use the memory tester. To turn off. First to turn off. This is not display video card. To turn on via computer. Lagyan natin sa setup natin sa lagyan muna natin sa memory test. Backup muna natin. Select na natin ang boot option. Boot option muna tayo. Boot option automatic. Ano ba ito? F10 nga natin. Okay. Linux. Power up. Okay, din test natin siya. So, ako siya isasalang. Ano na test sa memory?
I just powered the computer. Try natin mamatay. So, try natin mag-retract yung booting sa ating orkesta. Okay, baka tayo nakamute. Okay, hindi tayo nakamute. Wait natin, umilaw. Yan, umilaw. Check natin hanggang sa mamatay yung PC. Medyo matagal-tagal yan pag testing ng memory. So, gumagana siya eh. Wait natin siyang ma-check. Para makita natin kung alin yung may problema sa memory. Kaya lang problema sa ganito, marami akong nare-refer na gantong modelo, same type ng board, color 1050 Ti, ayan, 4GB, 6GB. Ang problem dito, kailan rival na ako ng memory, nagiging issue nya kalimitan is GPU yung sa ilalim ng memory nya. Yung connection papunta ang VRAM siguro ay putol o pumutok. Yung kalimutan ng issue. Wala akong makitang any issue sa lines sa paligid ng VRAM except sa GPU. So, hindi naman siya nakahang, ibig sabihin. Try natin hanggang sa mamatay. Let's wait lang kasi ganyan nagre-rending siya. Parang black screen na hindi natin kita na pinetest, nagra-run yung ating tester ng memory. Sana pumasok. Kaya namatay siya. I-check natin yung ating memory. Dito. So, let's check. Check natin sa ating memory tester. Okay, sa report. Yan, may error nga tayo. PC. So, ayan siya guys. May error tayo sa B0. May problema tayo sa B0. Ayan. So, naging i-problem naman ito. Baka ganun na naman yung mangyari sa na-repair ko dati. Sa GPU yung problem. Malimit kasi siya. So, VRAM problem. Okay. So, sumunod muna natin ito. Ang mga nasku.
Ayan, dumi. Sobrang dumi. Okay, this is not clean. You can see, sobrang dumi niya. Ayan. So, isa natin ay B0. Okay. B0. Okay, before we start, where is the B0? So from the corner, the GPU pin 1, go to the downstairs. Ayan. So kabila yung kanto, then start A1, A0, B1, B0. So may problema sa atin ay ito, B0. Okay, ito yung problema natin. Okay, clear natin. And before we start, so we need to check the this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, 6 gig. Need to check the sobrang dumi niyo. Check natin microscope kung makita. Sobrang dumi. Tignan na natin yung misira. Makikita nyo guys. Dami. Yan. Oh, they're very sad. So, hindi na siya na ano. Yeah. Pero maganda to. Magandang repair. Maganto ka dumi. So, possible hindi pa siya na ano ng iba. Nagagala. Okay. Check this. B0. Check out the box. Okay,
before we start, so we need to clean the GPU first. Sobrang dumi nyan. So, lininisin ko muna yan. Then, patutuyuin. Okay? Before we start, before we remove the disk chip. Okay? So, wait for a while. Thank you.
Okay, tapos na yung ating ibowling. So, malamig na rin siya, malamig ko na. Okay, balik natin ito. Yung test natin. Nasaan na yung ating. Lagyan natin ng kaunti, pampadikit. So, wala na yung gitna. Paligit na nyo. Yan, tapusan natin siyang airable. Tapos testing natin. Yan, success. Kasi kalimitan sa mga gantong modelo na repair ko. Yung tama yung GPU. Hindi siya biram. Biram ang error, pero yung pag GPU na yung ano, kasi yung line pa ng biram papuntang GPU, yun yung may tama. Kalimitan gano'n. So, hindi maganda yung position. Masyado siyang malapit sa memory. Nadadangdang yung memory. Medyo naiinitan yung memory. Ayan. Pinakaganda nito, meron din thermal paste, thermal pad. Para maganda. So, subukan natin lagyan. Lagyan natin ng ano. Kasi itong dalawa dito. Meron ako dito eh. Subukan nga natin. Lagyan natin ito. Tulong na lang natin sa ating customer. Tulong na lang natin ito. Ating customer. Okay. Ayun siya naman initan yung biyan. Ayan. Tapos tikit na natin ito. Natin. Yan, so mukhang lapat naman siya. Okay. Good. Para hindi masyado mainitan yung VRAM natin. Kawawa. So, wala man lang siyang sa pin. Masyadong mali yung ano niya, pinaka color. Tapos yung tanso niya, nakadaan doon sa may memory. Kaya siguro nasira at bumigay yung memory. Isa yung sa possible issue. Okay. Sigunan muna natin ang dalawa. Ayan. Kapag gumana, saan natin siya lagyan na marami kami. Okay. Let's test it working by. Pwede. Nakalagay natin. Ganda. Kasi ito. Nasira kasi ito. Itong part na to. Tansin nyo yung heatsink. Yung kanyang tanso.
makadaan dun sa memory. So nainitan siya masyado, kaya lagyan natin divider. Yan, para hindi masyado ma-overheat yung kanyang memory chip, di ba? So yan, sana lumana yung ating repair. So tayo nakaunang mag-repair itong video card. Wala bang ibang nagre-repair? Kaya I hope mag-works. Okay, power on. Tingnan natin ang display. Mukhang may display ah. Parang mukha. Sana hindi black screen. Ah, black screen. Ayun. Okay. Works. It's working. Okay, lagyan natin yung tunnel gana. It's working, it's working. Turn off natin. It's working. Ayan. So, it's working. That is working. So, hindi na masama. So, mayroon tayo 6GB na repair. So, magandang presyo nito eh, 6GB. Yeah, sana mag-work sa maayos after stress test. Ito. This is good work for me. Yeah. Okay na. Okay. Working time. Already set. Okay. Pagpitan lang natin ang kasalusot. Nabilis na natin yung mga lock niya. Ito kasi may lock to. Ang gamit niya ay DP port. Okay. So dito natin tinesting siya, gumana naman. Okay? Press test. Okay. Okay. Power on na natin siya. Power on. Okay. Click it on the monitor. Okay na siya.
Display yun. Ang problema yata ang ito lang display. Ito lang. Problema din ang DP port. Ayan. Natin sa DDI. Wala ng display. Meron nga natin. Power up. Bakit siya wala ng display again? Display naman. Baka ano lang, maluwag. Ipatayin muna natin. Realize yung LED. Display port again. Power on. Okay. Ang display sa display port pero may ilaw sa ating keyboard kanina walang ilaw. Ayan, try natin ang ibang display port. May problema ang ating display port, try natin ito. Wala pa rin. Sira din ang display port. Yun lang, wala tayong schematic para sa display port. Hindi ko alam kung bakit siya walang display sa display port. So wala tayong schematic. So kanina kita naman natin may kaya talaga kahit sang port walang display. So ngayon DP port wala pa ng display din. Okay, hindi naman yun yung reason na nakasira sa memory niya. Hindi yun ang reason. Okay, punta tayo ng CMOS. Okay, CMOS. Patayin muna natin, dahil buhayin natin. Power on again. Tingnan natin kung may display ang HDMI. Wala ang display ang HDMI. Same. So, tayo pag-asa ng customer ay ang DBI. Wala tayong schematic para dito. Pero subukan natin i-check dito.
Okay. No choice sa ano tayo sa DBI port. Okay, stress test muna natin bago natin i-check yung HDMI at saka yung ano para hindi masayang yung ating pagre-repair. Okay, turn off muna natin. Yan ang ating hard disk. Saka natin siya power on. Ayan, may display. So, stress test natin siya. After stress test ko, so subukan kong i-check yung kanyang ano kanyang DP port at saka HDMI. So possible sira ang HDMI at saka yung DP port. So yung ano kasi HDMI at saka yung DBI magkasama yan sa isang fuse kasama yung supply na 5 volts nakabukod ay yung DP port based lang sa aking mga testing sa mga GPU. So try natin kung supported na yung driver. Okay, so, hindi pa naka-install ang driver, medyo blurred pa siya, mag-detect yan. Supported na siya, detected na siya. Pangat na kasi ng monitor ko eh. Ayan, so ba't nakaganta to? So yun yung recommended TV kasi ito, TV parang white yung monitor ko, kulo white. Okay, never mind. Wala natin stress test. Check natin kung detected ang lahat. Format. Okay, detected naman siya. 6GB. So, 6GB yung ating memory. Okay. Masasita niyo dyan. 6GB yung ating memory. 6GB, DDR5, INX ang brand ng ating memory. Nasa binder niya, NVIDIA. So, okay siya. So, NVIDIA GTX 1060, 6GB. Okay. Press test natin, check natin ang sensor. So anyang PDP, nagraman, ideal, naka-idle sa power consumption. Okay, DP load, span speed. Okay, hotspot, temperature, potency. Okay, DP load, naka-0. Tara natin ang stress. Kung mag-go 100% ang ating DP load. Ayan. Okay, tumaas na siya, DP load. It is 98%. Like ba? Oko. Eh, halip po ako sa ating webcam. Okay, never mind. Just wait for a while. Result. Na-test natin yung ganito, mga 15 minutes stress test para mag-try natin na good yung ating GPU. Okay, just wait for a while testing. Okay, update ko kayo later. So yan, it's run for
17 minutes and 24 seconds ang ating memory testing sa format. So until now, hindi siya namamatay. Okay, next testing tayo. Punta naman tayo sa 3D mark, sa 3D rendering naman tayo. Check lang natin. Ayan. So far hindi siya nagkakaroon ng problema. Then yung pan speed niya sobrang bilis, then napakainit ng ating DVD. Overheating, pan speed, sobrang bilis, mainit siya sobra. So nag-examine tayo ngayon, Deep Sea 3D rendering. Okay, so tingnan natin yan, testing 3D rendering. So para makita natin kung sa graphics ay magkakaroon ng artifacts. Okay. Pangat ng reflection ng ating camera sa monitor. Hindi maganda. Okay, ganun talaga. Pagkailan mo na natin. Okay? Okay naman siya yung graphics, wala namang conflict sa kulay, buong-buo pa naman yung kulay niya. Ang init niya, lakas, ang sobrang lakas ng bay. Temple naman. Okay. Okay na yan, guys. So, testing natin. Test naman natin sa format. So, alas na na rin yun. 17 minutes. Okay na siya. Working time na yan, guys. 100% working. Okay, may warranty naman tayo para sa ating natin na yan. Okay. Hanggang dito na lang yung ating repair. Ayan. Hanggang dito na lang po yung aking pag-repair. Maraming nagtatanong, nag-question. So, nare-replyan po natin yan sa ating YouTube channel. So, ayan. It's working tayo na yung ating unit na GPU. So, again, ang nare-repair po natin ay Galax 1060 6B. So, yun po yung ating na-repair. 6G. Okay. Ito po yung mga naging error niya. Ayan. Pakita natin. Share natin sa inyo. Ayan po. Ayan guys. Bali ito yung naging error niya. So, ating sa V0. So, yun yung error niya. Then, in-rebol po natin siya. Then, napagana natin. So, black screen siya, walang display pala, walang display siya. Ayan, pero napagana natin, it's working fine. Okay. So, ayan. Hanggang dito na natin repairing. Thank you for watching. So, don't forget to subscribe, like, and comment. See you in the next video. Bye-bye.